ika-36 na kabanata. Sina Bezalel, Oholiab at ang iba pang binigyan ng Panginoon ng kaalaman at kakayahan sa iba't ibang gawain ang siyang gagawa ng tolda, ayon sa utos ng Panginoon. Kaya ipinatawag ni Moises sina Bezalel, Oholiab at ang iba pang binigyan ng Panginoon ng kaalaman at kakayahan sa iba't ibang gawain na desididong tumulong sa pagtatrabaho. Ibinigay ni Moises sa kanila ang lahat ng inihandog ng mga Israelita para sa pagpapatayo ng tolda. At patuloy pa rin ang kusang loob na pagdadala ng mga tao ng mga handog nila tuwing umaga. Kaya pumunta kay Moises ang mga nagtatrabaho sa tolda at nagsabi, "Sobra na sa kinakailangan ang dinadala ng mga tao para sa gawaing iniutos ng Panginoon na gawin." Kaya ipinadala ni Moises ang utos na ito sa buong kampo. Huwag na kayong maghahandog para sa pagpapatayo ng toldang sambahan. Kaya tumigil na ang mga tao sa pagdadala ng mga handog nila. Dahil sobra-sobra na ang ibinigay nila para sa lahat ng gawain sa tolda. Ang pagpapatayo ng toldang sambahan. Ang lahat ng mahuhusay magtrabaho ang gagawa ng toldang sambahan. Ang mga gagamitin sa paggawa nito ay 10 piraso ng pinong telang linen na may lanang kulay asul, ube at pula. At paburdahan ito ng kerubin sa mahuhusay na mambuburda. Ang bawat tela ay may haba na 42 talampakan at may lapad na 6 talampakan. Pagtatahi-tahiin nila ito ng tigli-5. Gumawa sila ng parang singsing na telang asul at inihanay sa bawat gilid ng pinagdugtong na mga tela. Tigli-50 ang ikinabit sa bawat dulo at magkaharap ito. Gumawa rin sila ng 50 kawit na ginto para mapagsama ang mga parang singsing ng gilid ng pinagdugtong na mga tela. Sa pamamagitan nito, magagawa ang toldang sambahan. Kaya gumawa sila ng talukbong ng tolda. 11 pirasong tela na gawa sa balahibo ng kambing ang gagamitin sa paggawa nito. May haba na 45 talampakan ang bawat tela at may 6 talampakan ang lapad. Pinagdugtong-dugtong nila ang 5 tela at ganoon din ang ginawa nila sa natirang 6. Nilagyan nila ng 50 parang singsing ang bawat gilid ng pinagdugtong na mga tela at ikinabit nila ang 50 tansong kawit. Ang ibabaw ng talukbong nito ay papatungan ng balat ng lalaking tupa na kinulayan ng pula at papatungan din ng magandang klase ng balat. Pagkatapos, gumawa sila ng balangkas ng tolda. Ang ginamit nila ay tabla ng akasya. Ang haba ng bawat tabla ay 15 talampakan at 2 talampakan ang lapad. Ang bawat tabla ay nilagyan ng 2 mitsa para maidugtong ito sa 1 pang tabla. Ganito ang ginawa nila sa bawat tabla. Ang 20 sa tablang ito ay ginamit nila na pangbalangkas sa timog na bahagi ng tolda. Ang mga tabla ay sinuksok nila sa 40 pundasyong pilak, 2 pundasyon sa bawat tabla. Ang hilagang bahagi ng tolda ay ginamitan din ng 20 tabla at isinuksok din sa 40 pundasyong pilak, 2 pundasyon bawat tabla. Ang kanlurang bahagi ng tolda ay ginamitan nila ng 6 tabla at 2 tabla sa mga gilid nito. Ang mga tabla sa sulok ay naikabit ng maayos mula sa ilalim hanggang sa itaas sa pamamagitan ng 1 argolya. Ganito rin ang ginawa nila sa 2 tabla sa mga sulok. Kaya may 8 tabla sa bahaging ito ng tolda at nakasuksok ito sa 16 pundasyong pilak. 2 pundasyon sa bawat tabla. Gumawa rin sila ng mga akasyang biga, 5 para sa bahaging hilaga ng tolda, 5 rin sa bahaging timog, at 5 pa rin sa bahaging kanluran sa likod ng tolda. Ang biga sa gitna ng balangkas ay inilagay nila mula sa dulo ng tolda papunta sa kabilang dulo nito. Binalutan nila ng ginto ang mga tabla at nilagyan ng argolyang ginto na siyang humahawak sa mga tabla. Binalutan din nila ng ginto ang mga biga. Gumawa rin sila ng kurtina na mula sa pinong telang linen na binordahan gamit ang lanang kulay asul, ube at pula, at maayos na nabuburdahan ng larawan ng kerubin.
Gumawa rin sila ng apat na haligi ng akasya na may mga kawit na ginto at ikinabit nila roon ang kurtina. Ang apat na haligi ay nakasuksok sa apat na pundasyong pilak. Gumawa sila ng isa pang kurtina para sa pintuan ng toldang sambahan. Pinong telang linen rin ito na binurdahan gamit ang lanang kulay asul, ube at pula. At napakaganda ng pagkakaburda nito. Gumawa rin sila ng limang haligi na may mga kawit at ikinabit nila rito ang kurtina. Ang mga haliging ito ay nababalutan ng ginto, pati na ang mga ulo at baras nito, at nakasuksok ito sa limang pundasyong tansok.